Hello everyone, isa pong maalab at mapagpalayang pagbati para sa lahat. Ngayon pong July 4 ay pinagdiriwang natin ang 76th na anibersaryo ng Philippine-American Friendship Day. Tama po, ito ay kasabay ng maranyang pagdiriwang ng Amerika sa kanilang Independence Day na nakamit noong 1776. Sa July 4 din po, inahayag ng Amerika ang pagbibigay ng sariling soberanya at self-rule ng Pilipinas. Ito po ay naganap noong July 4, 1946. Pero ito ay ginawang Philippine-American Friendship Day at bilang pagsilala sa pakikipagsiibigan ng Amerika at Pilipinas. Namigay ang US of A ng mga equipment, book at ilang mga technical instrument para sa isang malawakang infrastructure rehabilitation project dahil sa pagkasira ng mga tulay, gusali, paliparan, daungan at mga kalsada. Tulot ng nakaraang digmaan sa pagitan ng Hapon at Amerikano, katuwang ang ating mga magigiting na kawal, Pilipino. Bago ko simulan, sana po kayo ay mag-like, comment, share at follow na rin po ninyo. At mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod pang video. Now, simulan lang po natin. Ipakikita ko po sa inyo sa kaunang pagkakataon ang ilan sa mga gamit na ibinigay ng Amerika sa Pilipinas. Ito po sila, mga altimeter, surveying equipment, may mga papel pa po ito, barometer, set of telescopic surveying instrument, pantograph, portable tachometer, at iba pa. Para sa Philippine-American Development Project o program na may slogan na Strength for the Free World, ito po. Napakaganda po nilang tignan. Part po sila ng kasaysayan. Moving on, after 50 years noong taong 1996, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagpalimbag ng isang PhilAm Friendship Commemorative Coin na piso. Well, wala akong idea kung bakit piso lang ang katumbas na halaga ng pagkilala ng BFP sa 50th anniversary ng Philippine-American Friendship Day. Tama po, piso. Pero huwag po ninyo maliitin ito dahil ito po ay napaka-rare na at may napakalaking halaga. Ang coin na ito ay may vintage lamang na 5,000 at ang sangayon sa mga marites, malaking porsyento o bilang nito ay nasa Hawaii of USA. Nakita ko ito na nakapost sa isang coin group na binibenta ito sa halagang 24,000. Napakamahal. Mahal pa sa ginto. Pero alam ba ninyo na may mas mahal pa dito sa official mintage? Hindi po siya error. Tama po. Ito ay ang tinatawag nilang trial o testing coin. O minsan tinatawag nila itong experimental coin. Ang coin na ito ay ginagamit para sa final production ng mga coin. Usually, ito ay ilang piraso lamang at lumalabas lamang ito na pampuno sa kakulangan o ng supply at demand. Ang idea ng ito ay lumutang sa isang international group chat ng mga international coin collectors. Nakasapi ako. May dalay lang daw po ito ma-identify. Una, kung ang hawak ninyo pong coin ay brilliant and uncirculated, katulad po nito, at walang error, pero semi-waffled siya. Meaning, hindi hata ang waffled niya. Then, siya na yun. You're the one, or this is the one. Kasi, ang coin yung binawaffled lamang, pag error ito at full waffled, yun. Katulad nito. Ang coin na po ito ay isang RDE, or rotated die error. Kaya po, canceled coin siya. Ikalawa, may sarili siyang COA o Certificate of Authenticity o Literature. Pero misleading. Ito po. In short, ang hawak ko pong coin na ito ay mas mahal kaysa doon sa original. Sa kadahilanan na ito ay iilang piraso lamang sa mga coin collectors at viewers. Agree po ba kayo doon? Mag-comment lang po kayo. So that's it. Sa mga viewers, Assalamualaikum. God bless and stay safe always. Peace be with us. Bye.